maghahatid ng pinakasariwang chika at entertainment updates. Ang reyna ng mga Galorians, Rodel Ocampo Fernando, dito sa Showbiz Galore! Magandang hapon. Good afternoon. Welcome sa programang Showbiz Galore. At hindi kayo nagkamali ng pag-tune in. Ito po muli ang reyna ninyo, ang reyna ng mga Galorians. Rodel Fernando ang makakasama po ninyo hanggang alas 4 ng hapon, pero may mga mga angels ako. At hindi ko na patatagalin, hindi po lumipat ang programang usaping babae sa Showbiz Galore. Kasama ko ang dalawang host na naturang programa na, Diyos ko, napakaganda ng dalawang to. It's an honor, Queen Rodel, na makasama po natin, DJ Tony. Hello, everyone. Welcome to Showbiz Galore. And of course, ito na miss ko. Mga isang buwan na rin, di ba? Ay, nako, oh. nako. Yung mga Galorians, ha? Do not forget me. Yes. I am still your adopted Diyosa here. Correct! I miss you, sweetheart. I miss you, Reyna. Ito po ang inyong Diyosa. Ito, balik tayo sa Diyosa. Oh. Sa Palita Peralta, I miss you, Galorians. Yes. Oo, nakakatuwa. Nakakamiss. Ano na, Rodel? Alam nyo kasi, si Rodel po, masyado niya mahal ang kanyang trabaho. Wala po siyang boses ngayon. Siya po yung inuubo. Pero hindi pa rin siya nagpahinga. Oo, pero pumunta siya dito. Ayan. Para makasama kayo at ang tayo. Ang katikati ng... Lalamunan. Nangyari sa akin yan noong Tuesday. Nagpahinga ako. Kaya sabi ko, saklulohan niyo ako. Oo, syempre. At syempre, makapag-chismis lang tayo ng showbiz. Sayang naman. Yes, Thursday. Thursday ngayon eh. I'm sure ikaw lagi kang may baon, di ba? Diyos ko, wala nga ako baon. Meron ka dyan. Ako may baon. Okay, sige. Pag-usapan natin yan mamaya. Okay. Oo, sige. Pero bago natin pag-usapan, syempre ang ating OPM song. Ah, of yes. Of course. Ang disco to. I'm lost sa awitin ni Jesse Zaragoza, ang Bakit Pa na ni-request ni Noemi Balagtas ng Pulilan, Bulacan. Ang dami-dami nakikinig talaga. Sa Bulacan! Ay, hello! Galing kami dyan eh. Galing kami sa Bulacan nung Saturday. Saan? Sa Bulacan? Malolos. Oh, nagsalita okay. Kami dun dyan. Wow, bongga! Bongga. Alam mo talagang ano sila. Very friendly. So, ang cute naman. Nag-request ang Bulacan ng aking isa sa mga gustong song. Yes, narito na. Bakit pa? Jessa Saragas. Sa buhay ko'y wala ka, anhin ng pag-ibig kung puso ay nag-iisa. Sinong aking tatawagin? Sinong aking hahanapin? Sino ang magpupuno sa aking paglalambing? Thank you.
Yes, Jel sa Saragosa sa awiting Bakit Pa? Na ni-request ni Noemi Balagtas ng Pulilan Bulacan. At sa mga gusto po mag-request ng kanta para sa ating OPM Song of the Day, mag-text lamang sa 0977-342-1644. Yeah, yeah. Pakiulit po, DJ Tony. It's 0977-342-1644. Oh, pwede rin silang tumawag. Queen yes. Rodel, 412-0288. Oh. At sa ano natin, di ba? Sa ating... Siyempre, ang ating broadcast live link ang makikita sa ating website, ang www.8trimedia.com para naman makita nyo kami. Ang aming kagandahan. Hello ulit mga Galorians! Hello, Galorians! At siyempre pa, yun yung awit ni Jessa, Bakit Pa? Bakit diba? Pa? Bakit? Bakit? Bakila? Paano ba yung linya na yun? Bakit ka ba? Bakit? Bakit ulit? Panakilala. Ayun. Bakit pa kinakilala kung ang puso mo ay iiwan din ako? Oo, ang sakit. Na ba sa'yo yun? Oo. Oo eh. Ay, oo, talaga? Yes. So, paano ka naka-move on? Alam mo, sabi nga nila, sarili mo talaga lang ang makakatulong sa'yo sa oras talaga ng down na down ka, no? Correct. Oo. Oo, naniniwala ako doon. May kaibigan nga ako na sarili din niya talaga ang nakatulong para ma-solve yes. niya ang kanyang problema, di ba? Totoo yan. Oo. Wala naman magtutulong sa'yo. Mm-hmm. Eh kahit na may solve ng iba, sabihing okay ka lang, at hindi mo naman gagawin, dapat isipin mo, you'll be okay, you'll be alright. Mm-hmm. Correct. Life is so beautiful. Sino ba pinag-uusapan niyo? Yung nag-request ang kanta. Noemi, kung may pinagdadaanan man kaman ngayon. Oo, nandito lang kami. Pag-ibig yan, sigurado. Oo, sabi nga, don't let your heart dictate your mind. Quote yan ni Rodel. Lagi mong tatandaan yan. Noemi, Balagtas. At time check muna tayo. Sige. Ang oras, alas 3:17 na ng hapon. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. This time check is brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, V-Fresh. Congratulations pala. Sa'yo. Sa mga Galorians mo. Love na love ka pa rin. At siyempre nag-hi tayo sa mga co-host ni Rodel, di ba, na nakakasama natin. Oo. Sina June Lalian, yes, sina Leo Bukas, Romel Placente. Yan, mga kaibigan natin sa PMPC. Si Mildred, nakalimutan mo. Oo, si Mildred. Oo, anong balita? O yan, no? May balita ako. Sige, yung usa yung alam muna. Alam mo ba? It's my chance to make Jesus here. Talaga, I miss this. Ganito, alam mo ba na itong si Yaya Dab? Yaya Dab? Oo. Ay, napag-uusapan na medyo nagkaka-ere-ere da. Dahil daw itong si Alden ay napakabait, hindi ba? Sobra. Oo, si Alden ay ngiti ng ngiti. Picture, sige, picture. Kahit walang tulong. Oo, picture, autograph, yakap. Correct. At wala daw. At kahit saan, kahit nasaan yan, sa shooting, sa mall, kung ano man, ine-entertain niya. Si Yaya Dab daw, ay may napakaraming mga rules and regulations. Ganon? Oo, mga ganon na no pictures. No ganito, no ganyan, sa ang dami. Kanya? Oo. Pero ito naman yan, tinanong ko yan. Siyempre. Alam mo kung bakit? Alam mo kung bakit? Aba, siyempre nanonood tayo ng Alda ba, no? Siyempre, parang feeling, ano ba? Ba't nyo yung sinisiraan si Yaya Dab? Binabash nyo kaagad. Bakit ba? So, talagang tinanong ko sa mga resourceful, no? Mm-hmm. Is it true? Mm-hmm. May mga ruling na pag sa shoot ay talagang lahat daw ng cellphone ay kino-confiscate muna para no pictures. Oh my. Pag magsushoot si Yaya Dab. Ganyan. So ano ang sagot? So ito naman yun. Kasi ang iniingatan pala ay ito. Dahil diba bago itong Saturday, yung tomorrow na sold out ang ticket sa Philippine Arena na 80,000 po ang tao dyan. Ano? Wala akong ticket. Wala ka lang makukuha kahit umiyak ka. Sold out na. Wala yan. Kahit kaibigan mo pa si Vic Soto, yes. Hindi ka makakapasok. So okay. Ganito yan. Ano? Ang sinasabi pala, kasi nga, iniingatan nila yung image na yon na ang boses ni Yaya Dab ay hindi maririnig. So pag nasa shoot nga naman,
pwedeng kunan. Oo, na nagsasalita. Yung mystery niya, mawawala. Okay. Mm-hmm. So, kunyari, kukunan kita. Mm-hmm. Ito si Yadab, ayan siya. Oh. Tapos biglang nasa social media na. Mm-hmm. So, to avoid that, mm-hmm. kinukuha ang cellphones. Ooh. So, it's not something na sinasabi ni Main mismo na ayoko. Uh-oh. It's more of kailangan gawin. Rule ng manager. Rule yun. Oo. Na iniingatan din naman because syempre mga tao, yun yung ano nila eh. Yun yung ano nila kay Yadab na ano ba siya? Yes, o kailangan may mystery pa. May mystery pa. Mm-hmm. Kaya po hintayin po natin bukas yung tamang panahon na yan. Nag-plug talaga ako dahil talagang ako'y fan yan. Pero hindi ako nakakuha ng ticket. Malay ko namang one day mauubos. Grabe, no? 80,000! 80,000! Alam mo, Philippine Arena, sinasabi, no? Tinitira yan. Mm-hmm. Pero ako, supportado ko yan. Mm-hmm. Tayo na sa Guinness Book of Records. So, the biggest arena. Uh-oh. Indoor. 80,000. Hindi yan mawagagawa ng kahit sino-sino country lamang. Pilipinas lamang. Hindi na ikang Coliseo ng Rome. Oo, diba? At walang ginasas ang gobyerno dyan. Wala. At mangyayari yan sa tamang panahon na yan. Sa tamang panahon na yan. Tomorrow. Sabado. Friday pa lang tayo tomorrow. At bukas. Ay, mali ako. Naku, wag kaya pumunta ng Philippine Arena bukas. Diyos ko, walang makikita. Saturday. So, yan po. Yung mga nagsasabing suplada si Yaya Dab na napakaraming ruling, napaka arte imbitahin sa ganito at ganyan na hindi katulad ni Alden, mm-hmm. no? Kasi po ay hindi naman talaga pwede pa. Mm-hmm. Kaya, hintayin po natin ang tamang panahon. Dahil si Alden nga naman, artista na noon. Yes. Baga talagang pwede na siya mag-book. Mm-hmm. Si Yaya Dab. Mag-picture. Yes. Ako, iintayin ko talagang mag-guest si Alden sa Showbiz Galore. Ayaw naman. I believe it. Darating si Alden dito. Yes. Mm-hmm. Diba, Rodel? Sure. Yes. Dudumugin tayo. At eto, i-inform tayo ni Rodel John. Ay, syempre. Of course naman. Uy, alam mo yung batang yun, sobrang bait niya. Sobra daw. Wala akong narinig na nakatrabaho niya, no? Mm-hmm. Natatanong ko, si Alden ba talagang ano sa niya? Nako, tita, talaga naman. Alam mo, hindi ko pa siya nakikilala pa man. Mahal pero mo na. Ay, ako, nayakap ko na siya. Ay! Kapali, ako, nasabihan niya na ang cute. Oh. This is to believe. Ay, ako may picture na nagay talaga. Ako render. Cute-cute niyo. Oo, okay. Oo. Sinagot ko nga, hindi masyado. Nahiya. At sa tamang panahon, yes, makakarating dito si Alden Richard. Ayan, abangan ng mga Galorians. Yes, abangan po ninyo ang pagpunta dito ni Alden Richard. Yan. O sige, napambaon. Okay, ito naman si ano, diba, si Julia Barreto. Oh. Yan na naman siya. Ano na naman ang ginawa ng Julia batang na yan? Naman, diba? Mm-hmm. Pagkatapos niya makarelasyon yung anak ni Senador Jinggoy, mm-hmm. at saka yung iba pa. Iba pa? Ngayon, balitang-balita na si James Reid na naman daw. James Reid? So, hindi ibig sabihin na din, naging mag-ex na sila? Si Julia. Naging sila ba? Ito naman? Okay, hindi. Sabi, naging ano eh? Item. Item pa lang. Okay. Oo, item pa lang. Oo. Parang sina James Reid na daw ngayon at Julia Barreto. Oh, okay. Mm. Anong Reto ka doon? O sige, Rodel, banatan natin. Banatan natin, Rodel. Okay, sandali lang. Yung dating gawin. So palagay niyo. Okay, di ba ang bata pa ni Julia? Yes. Tapos nababalita ang sunod-sunod na mga lalaking na uugnay sa kanya. Mm-hmm. Ngayon naman si James Reid na naman daw. Naku, maraming magagalit sa'yo, iha. Anong say mo dito? Ikaw muna. Julia. Josa? Julia, ito lang nasa akin. Oh. Di ba? Mm-hmm. Medyo lang. Medyo hindi makakaganda sa'yo. Unang-una, merong item. Mm-hmm. Di ba? Ito nangangarap ang mga James Reid at si Nadine. Correct. Na sila. Sisingit ka na naman. Eh, mm-hmm. lagi na lang yan ang kwento sa'yo. Oh. Hindi ba, Rodel? Oh my God, natawa! Oh my God! Inaway talaga. Hindi naman po bitter ngayon si Anna. Di ba? Ganoon naman tayo. Sinasabi ko lang, payo lang. Ano? Uh-huh. Ako manager niya, nasasabihin ko. Darling, lagi ka nang nasasabi. Yeah, tsaka magmumukha siyang kontrabida. Correct! Oh, yan nga. Palagi ka nang gano'n ang positioning, Mega. Mm-hmm. Paguhin natin, anak. Hindi ba? Tama, mali. Tama. DJ Ton, ikaw naman. Ako naman, kung aamin, talaga nga nag-comment ako eh, no? Ano bang dapat? So, ako sa palagi ko, dahil talaga naman maganda si Julia, di ba? Yeah, correct.
kung si James Reed ang aamin na talagang ano, nanliligaw siya, ganyan, why not? Pero kung si Julia pa ang magsasabi, wag na naman. Pag-girl tayo. Oo, kasi ngayon daw madali silang makita, na lumalabas together. Oh. Kasi talagang naman si Julia, meron talagang kanais-nais, ano? Mm-hmm. Pero yun nga, for career, ha? For career-wise, my advice is, wag, kasi medyo wrong timing. Oh, tsaka naapektuhan, kasi alam ko, binibuild up ang love team na Julia Barreto. Correct. At Diego Pascual. Yun. Tapos si James Reed naman, si Kay Nadine. Oh, Kay Nadine. So parang may masisira. Oo, medyo wrong timing. Hindi sa tamang panahon ng dating, hindi ba? Hindi. So wag. Hindi siya swak sa tamang panahon. Oo, so ang advice lang, talaga for me, eh, karir ang pinasok mo eh, di ba? Mag-ingat-ingat na lang siguro. Mag-ingat-ingat. Oo, ganun na lang ang gawin ni Julie. Nako. Nako, sasegue ko dyan. Oh. Ito, ano ba natin, Jesus? Akala ko ba wala tayong alam? Nakonwari tayo, wala kang alam. Hindi ba may sakit ako? Parang bigla ako nabuhay. Nabuhay ang dugo. Wala lang tayong alam, wala baon. Pero sige lang, sige, segue. Di ba ito naman, si Martel, kailan si Martel sa PBB. Oo, sa PBB. Yes. Oh, hindi ba? Crying yan kay Brian po. Mm-hmm. Yung anak ni Grace po. Hindi ba? Ngayon, di ba itong si Brian ay may gusto kay ano, nababalita. Kanino? Kay. Sa ex ni Sam Concepcion. Si Ann Curtis. Kapatid, yung kapatid. Si Jasmine. may sakit nga, no? Di ba ito, nasaktan itong si Sam. Mm-hmm. Talagang todo galor ang kanyang heartache. Yes. Hindi nga makatrabaho for a while yan. Di ba na kanyang mga managers, ang nanginginig na, nabigyan siya ng maraming trabaho to recover. Ito ngayon yan. Ito talagang si Brian pa yung maghihintay talaga. Kay Jasmine. Hihintayin daw niya. So, itong si Myrtle. Cry galore. Crying galore ang beauty. Medyo matagal-tagal na rin naman silang break. Hindi siya masyado makarecover. Oh my God. Kawawa naman ng girl. Oo, di ba parang siguro ito pa yung parang feeling niya. Gusto niya na maging asawa, hindi ba? Oo, yes. Kasi si Myrtle, di ba parang may pagkaganan siya. Saka yung mga age na ganyan. No? Oo, di ba yung career niya daw, kay Ives eh. Tapos sinacrifice na yung love team na yun. Hindi ba suddenly, pack, nawala. Nawala. Pinanindigan ng Brian. Oo. Biglang nag-break. Punta kay Jasmine. Ay. Si Sam Concepcion, hilo palitong. Kaya diba? Ang lesson, ako love yourself. So, may nagsabi sa'yo kung ano na ang status. Yun nga, parang paniligaw talagang ano, talagang parang... Ah, so Brian and ano na talaga, Jasmine? Well, hindi sila aamin. Pero sinabi lang ni Brian, basta hihintayin niya. Well, alam mo naman sa showbiz, hindi umaamin niya. Kasi nga, di ba wrong timing din? Abay, may mga nasaktan eh. Tapos biglang papasok ka, ako pala. Hindi maganda. Tsaka tingin ko si Brian, bago yung mag-announce. Bago mag-announce na may girlfriend siya, tapos election muna. Dapat ganun na. Kundi tira galore, di ba? Sa kanya titirahin yan, nasa showbiz. O, lalo na ngayon, di ba? Katakot-takot na tira ang ginagawa sa kanyang mother, pati na sa kanyang lola. Mag-usapan natin yan, mama. Mag-usapan natin yan, mama. Okay. Magbabalik pa po ang showbiz mga napapanahon at nagbabagang impormasyon, balita sa tanghali, ihahatid ng inyong karancho, Miguel Hill. 30 minuto ng mga kapanapanabik na balita. Samahan ang inyong karancho, Miguel Hill, sa balita sa tanghali, Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alauna ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ngayon at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika noon at ngayon, ating sariwain ang mga awitin na nagbigay kulay sa ating buhay noon at patuloy na nagbibigay ng pag-asa magpahanggang ngayon. Musika noon at ngayon, samahan ang mga batikang mag-aawit. Si Lloyd Umali kasama si Ima Castro. Musika noon at ngayon, Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Pakinggan mula sa simula hanggang wakas.
The doctor is on air. Dito sa Klinika On Air, usapang pangkalusugan, ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air, pangungunahan ng mga eksperto sa kalusugan, mga pinagkakatiwalaan at magagaling na doktor ng ating bansa, respetado at kinikilala sa kani-kanilang larangan sa medisina. Dr. Charlie Mendez, Dr. Ray Salinel Jr. at Dr. Edwin Bien. Klinika On Air, makinig Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. Hello, ako po si Alden Richards at lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Ito po si Chef Cadeona, lagi po kayong makinig sa Showbiz Galore. Hi, ito po si John Estrada, lagi po kayong makikinig sa Showbiz Galore. Nagbabalik po ang Reyna Diyosa at Prinsesa. Prinsesa. O pwedeng dama. Princess Tony. Princess Tony. Hello, Galoria. Yes, kanina bago tayo nag-break, yun na nga, napag-usapan natin yung apo ni Susan Roset. Mm-hmm. Alam mo, grabe na talaga. Ang mga tira ngayon sa pamilya. Mm-hmm. Mga paninira. Tutuloy-tuloy yan. Kagaya nito, ha? Susan Roses daw, pinalaya sa bahay sina Cheryl Cruz at Renzo Cruz, ang magkapatid na Cruz na yun. Dahil sa the sinabi Cruz, ni Cheryl. Yun, diba? Pero naniniwala ba kayo na gagawin yun ni Susan Roses? Pwede niyang gawin. Ang mga pamangkin niya. Eh kasi diba naman, open din naman yung pagkasabi. Kasi parang nakakasama naman talaga ng kalooban. Bilang diba? Nanay, no? Nakakasama ng kalooban kasi na si Cheryl was very honest kung ano ang feelings niya about the pagtakbo ng kanyang pinsan. Oh. Eh, Diyos ko, di ba kumalat? Headline, tsuba. Eh, siyempre ko, ikaw na ba si Susan Rosa? Tapos dito ka titira. Di nagpa-press ko. Dati pa yun yung nangyari dati. Ah, okay. Oo, diba, before the announcement. Hindi, di ba galing si Cheryl's Estates, di ba? Tumuloy sa bahay ni Susan Rosa. Pagkatapos ng ilang months, mga ganon, hindi pa daw nababalita at ngayon nabalita na pinalayas daw niya magkapatid noon. Ayan ba yung sinasabi kaya may sama ng loob itong si Cheryl? Si Cheryl. Oo, parang ganun nga. Oh my gosh. Tas so, parang ngayon lang talaga lumalabas. Kung ano yung mga sama ng loob, kung bakit tumira ang so, Cheryl. So, maaaring doon nag-root, nag-ugat ang galit? Meron pa daw isa. Ano? Okay. Pero ito hindi ko alam, ha? Nabalita. Nabilan. Oh, naku, Diyos ko. Na-overheard. Parang gusto ko ba sabihin ito? Sabihin mo na. Yan naman ay chismis lamang. Okay, yun nga sinabi na pinalayas. Meron pang isa. Ang kinasasama daw ng loob ni Cheryl, ay siya, di ba si Grace po ay sinasabing foundling, no? Yung siya isang ampun, adopted siya. Pero daw, parang sumamang loob ni Cheryl Cruz na very, very close kay FPJ, ano? At kay Susan, sama na daw. It's about something to do with inheritance. Narinig ko din yan. Yung chismis na yan. Na parang, ang sama na loob ni Cheryl, na parang ine-expect niya na meron siyang medyo malaki-laki ang kanyang mama na. Or kahit sabihin na natin kahit papaano, magkakaroon siya. Yes. Meron naman daw. Mm-hmm. Pero parang gusto niya, eh bakit daw masyadong malaki yata na punta lahat kay Grace po ang mana? Eh anak yun. Eh sa mata lang hindi naman daw kadugo. Yan ang sinasabi. Pero anak eh. Siyempre di ba sa batas? Si ano? Si Lobby po daw. Wala, wala ring mana. Ay, mga ganun. Parang talaga parang expected ko wala. Kasi di ba bago naman na mayapa ang ating action king. Eh talaga namang hindi sila inilabas, hindi ba? So talagang tingin ko, ito naman kasi yan. Meron kasing tinatawag na yung will and testament, buhay pa. There's nothing to do with Susan Roses na ako nagdikta niyan. Pwede talaga may last will and testament na si FPJ. At dahil alam nga niya na pwedeng matira tong si Grace po, na dahil parang sasabihin na hindi mo namang kadugo, nilagay na niya. Ito ang aking anak, hindi ba? So yun yung mga sinasabi, yan yung pinalayas, mana, ganyan ang mga cheese. Ito pa isa. Ah, meron pang isa? Ang bibigat! Ano pa? Ito yung mga ano, pinag-uusapan po namin. Saya talaga si... Ay, si Diyosa. Wala, na, wala daw akong news, pero Diyos ko ba? Natanong. Siyempre, naririnig-rinig ko lang sa mga, you know, the Tweety Birds. Kasi daw pinag-uusapan ngayon, parang ano ba ang lumalabas na objective o yung
bakit naglabas si Sheryl Cruz na parang hindi niya suportado ang kanyang pinsan. Mm-hmm. Yan na nga, lumalabas. May sama ng loob. Mm-hmm. Hindi ba? O mana. Pinalayas. Meron pa daw isa. Ano yung isa? Kinakabahan siya. Dahil baka sumabit na lalong i-research. Ang yun nga yung sinasabing ang nanay involved kay Grace po, hindi ba? Yung tunay na ina. Ayaw niya na pati sila ay masabit doon. So, kailangan niyang lumantad na huwag ka nang tumakbo. Kasi pati pamilya namin ay pwedeng magulo. Oo, makakalkal. Makakalkal. Natatakot daw. Yun yung kinatatakot ni Sheryl Cruz. Yun daw ang pinakakabado sa lahat. Naku, yung pinag-uusapan natin yan about Sheryl. Oh. Kinontak ko yung handler niya, dadalaw daw siya dito. Ay, para masabi niya. Para linawin yung mga issue na yan na lumalabas. Oo, kasi siyempre, kakaloka. Pero yun nga, sabi mo, kung before the announcement, yung pinalaya siya ni Susan Roses, I don't believe. In a way, I don't. Na magagawa ba ni Susan Roses sa isang sa kanyang pamangkin yun, na siya yung kadugo nun eh. Oo, hindi siya, nga si FPJ, hindi ba? Hindi. Siya, si ang tita. So parang feeling ko, bakit mo palalayasin samantalang lumaki sa'yo yan? Close, very close. Alam mo ba, may pagkakataon na nagselos pa raw si Grace po kay Sheryl Cruz dahil may close si FPJ at kay si Sheryl. Kasi diba sa movies pa lang. Lalo sila magkasama. Tapos ang sinasabi nga, no, nung si Grace po ay nasa Amerika. Hindi ba? Si Sheryl so, mas maraming time magkasama. Parang ang naging anak nila talaga, si Sheryl. Subalit hindi naman pwedeng i-release, hindi ba? Pero para, kaya yun ang feeling nga ng iba, na parang feeling ni Sheryl Cruz, kung tutusin ako, neglected ang anak nila. Siya. Nagtampo ng sobra talaga siya. Sino? Si Sheryl. Kasi kung gano'n naman nga na may nakaraan na talagang magkasama sila, tapos biglang out of the blue, or hindi naman out of the blue, tapos ngayon, nung nandito na si Grace, ayan na, tapos hindi siya, ano, nawalan siya ng papel, ayan. Nawalan ng papel? Ang ano rin magsalita nito, siyempre, nawalan ng papel. Talaga naman parang na ano siya. Pero parang ako talaga, hindi ako makakapaniwala for Susan Roses. Oo, ako rin. Papalayasin. Ang palagay ko dyan, yung mga bagay na gano'n, hindi magagawa ni Susan. Hindi. Kasi, yun na nga yung sinasabi, na since bata, ito baby pa lang, aliw na yung mag-asawa eh. Sobra talaga. Sheryl. So, feeling ko umalis silang kusa. Magkapatid, tama po ba? Oo, Renzo Cruz and Sheryl Cruz. Kasi sobrang daming cheese. At saka tingin ko, di sila pinalayas, dahil ito na yung pumunta rin naman ang Amerika. Oo. Di sila pinalayas, sila yung umalis sa Amerika, hindi ba? Nag-fly pala naman sila. At saka, nung dumating naman si Sheryl, welcome na welcome siya kay Susan. At correct. Oo, may time pa nga, ito nakwento ko na dati pa, may time na kinuna namin ng BTR si Susan, nandiyan si Sheryl, naasikas si Susan, pareho silang palagay ko. Kung tutusay, kung nangyari yan after the announcement, pwedeng ka panipaniwala. Well, yes. Kasi kahit naman ako, ano ka ba naman, close na close tayo. Tapos pamilya ka na, kapatid mo na halos yan. Tapos sinabihan mo na hindi siya ready. Masakit kay Susan yun, hindi pero ba? Alam mo, si Sheryl, pinaninindigan niya kung ano man mga sinabi niya. At yun talaga siguro ang lalong ikinasasama ngayon ng loob ng pamilya po. O bakit hindi mo segue yung blind item natin? Pangalanan mo na rin. Ayoko! Pero bago ang mga blind item mo at iba po mo pang chika, ang oras po, 3:38 na po ng hapon. This time check's brought to you by VFresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan, VFresh. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. Hashtag BBC Minute with Mivic and Anna. It's 9:30 BBC Minute. This is still a developing BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Come to RJ Bistro, the home of rock and roll, and enjoy live bands performing music from the 60s to current day hits. Tonight, watch the Flashback Band. We'll be playing 70s, 80s, and 90s hits. RJ Bistro, the home of rock and roll. Lower level, Dusitani Hotel, Makati.
For inquiries or reservations, please call 218-3326 or 0906-221-1524. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid dumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Bago tayo magpatuloy sa ating mga chika, pagbigyan muna natin ang ating mga texts. Okay. Mula kay Lani Panahon, good PM Kuya Del. Pakigreet naman po ang mga nakatambay sa harap namin na nagmimiryente ng fishball. Ay, ang sarap ng fishball. Oh my God, kahapon pa ako naghanap ng squidball. Oh, talaga, mamaya pagkatapos ng gusto show natin. Lalo na ngayong araw, oras ng merienda, di ba? Okay, pinababati niya si Nanay Upeng, Ate Dona, Ate Lenny, Aling Inday, Kiel, Veronica, at mga taga Pulo na sina Indang Eva, Viring, Tessie. Ayan. Oh my God, hello. Happy listening sa inyong lahat. At ito, may tanong dito, ano po ang latest kay Sharon Cuneta, si Cecil Galang ng Santa Rosa, Laguna? Sharon. Okay, Sharon. Ang alam ko po kay Sharon ay aalis siya ng bansa para sa series of shows niya sa America with Ray Valera. Revival ulit. Okay. Pero ang taba niya pa rin. Natatawa ka kayo. Hinihintay ko yun. Ang pagkasabi na wala na. Nahihirapan na daw talaga naman si hindi, ni Shawir. Kahit pa paano nakabawi na siya ng konti, nabawasan. Pero ngayon lumobo na naman kayo? Ang ating mega star. Bakit? May ano ba? Hindi siya matuloy-tuloy. Wala naman. Hindi, ang alam ko talaga, ano siya, malakas talaga siyang kumain. Pero alam ko kasi, di ba, yung family nila, may lahi ng obese. Kaya si Casey, takot siyang tumaba. Sa bagay, si Casey din nahahalata. Kaya sabi ni Casey lagi, nagko-control siya, tsaka mega ano siya eh. Mega gym, mega physical. Hindi ko alam kung nakuha shop niya yan sa mga Cuneta, no? Kasi kaibigan ko yung mga kapatid niya. Hindi, sa ano, sa mga... Sa kabila. Kabila. Kay Elaine. Kasi sa Mami Elaine, yung namayapang mother niya. Bago ganun yun din pumaya, talagang super, super miracle ko nga siya sa mga photos. Tsaka eto, ang alam ko, ang yan yung mga Cuneta, mga ganyan, mahilig magluto. At sila ang mga taong pag nagluto ay kinakain din. Pag nagluto, hindi mo na makain masyado. Isa siya sa mga pag nagluto, delikado ako. Lalo na ang ano, ang asawa ni Sharon, di ba? Yung pamilya niya. Pangilinan. Diyos nako, naka-fit na fit. Ay, oo. Di ba mga fit ang pangilinan? At saka mahilig sa pagkain ng mga pangilinan. Kasi tubong Pampanga yata ang mga yan. Nako, alam mo sana pumayat si Sharon. Oo. Kasi alam mo kahit ano sabihin mo, si Kiko ay ano... Ay, kahit pa paano. Male? Male species. Male species yan. Hindi ba? Tsaka kahit ano sabihin mo, yung ka-respeto. Maraming lalapit dyan. Mm-hmm. Kaya ngayon po si Sharon ay hindi napapanood sa Your Face Sounds. Ay, dahil siya ay nasa abroad. Pinaghahandaan niya yung concert niya doon sa abroad. Pero kung titignan mo talaga naman itong si Sharon, ano, kahit nasabi mo tumaba, pumayat, ano pa man. Yung talagang, face. Ibig sabihin, talagang binubook siya, hinahanap. Sharon Cuneta hindi na napapakante. Napapakante si Sharon. Hindi na yan mawawala. At eto naman, totoo, di ba, Reyna? Oh. Pagdating naman sa kantahan talaga, isa lang ang boses ng Sharon Cuneta. Oo naman, iba. Isa siya sa may boses na distinct. Bata ako, hindi ko na mabilang kung ilang beses ko kayo natin bituing walang ning. Yung mga tita ko, bituing walang ning ka. Usap pa yung... Sana'y wala nang wakas. Ay, naku, alam na. Diyos ko, buti pa ito, bituing walang ning-ning na. Eh, ako nag-ala sa Mr. DJ pa. Mr. DJ! Diyos ko, tama ba? Nakakasakit ha? Parang hindi ko ba inabutan ng Mr. DJ. Pero bata ka nun. Earlier album ba yun? Anong year ba ang Mr. DJ? Diyos ko, ano ba? Mga alam ko pa yan. Mga 1979. Bata pa. Oo, nasa ganun. Oo, bata pa. Ipapakit ko pag Mr. DJ. Tama ka, mga inabutan ko kay Sharon yan. Yan na, yung mga pangarap na bituin. Wakas. Ako, Mr. DJ. Ikaw talaga, Mr. DJ. Kaya natawa ako sa kanya sa bituin mo lang. Latest na yun. Oo, yung mama ko talaga. Naku, favorite yun.
Oh, nasaan ang blind item? Blind item. Oh, okay. Wala pa akong baon na blind item, pero ito may isa akong chika. Okay, game. Merong ano, syempre mahilig tayo sa social media, katulad ng topic natin kanina. Ngayon, may nag-post itong isang batikang broadcaster. Pwede ko siyang pangalanan naman, sige, diba? Okay. Ayan, si Corina Sanchez. Corina Sanchez. Ang lola mo nag-post. Nakapila siya sa NAIA. At ang ano, stolen na. Mamaya ako may papakita. Stolen ang shot. Gusto ko yung mga ganong shot. Yung paparazzi shot. Yung parang wala lang. Trip ko yung mga ganyan. Tapos ngayon, ang nakalagay, medyo malayo yung kuha. So full body. Tapos candid nga. Ang nakasulat, off to Cebu for a meeting. Mm-mm. Opo. Pumipila din po ako. Naku? Oh, anong sa palasan nila? Wait lang kayo. Ano ba yun? Sa palagay nyo. Okay, unahin natin si Josa. Ayan. Kailan ba ilagay pa yon? Ang sa akin lang naman, hindi ba dapat lang? Oo. Anong opo? Pumipila din po ako. Bakit? Sino nag-ahalang hindi ka pumipila? Hmm. Yun na nga. Sa akin lang, ano, Corina o hindi. Mm-hmm. Mapipipila ka. Oo. Protocol yun. Yeah, tsaka diba, matagal na rin naman siyang pumipila, diba? Oo. Bakit kailangan ngayon siya sabihin. Tsaka yung parang dating kasi yung, buti pa yung sinabing ang haba ng pila. Mm-hmm. Sana man lang, diba yung gano'n. Pero oo. Yung opo, pumipila din po ako. Oo. Ay! Oo. Yes. Parang mas sinabing opo, kumakain din po ako. Parang mm-hmm. gano'n yung dating. Ano ba? At yun na nga, di nakapag-generate na nga ng yan, kainis-inis, kagalit-galit ng mga comments. Oo. Ang netizen. Mga ilang minuto, dinilite ang opo, pumipila pa. Ay, so, dinilite. Pero kinapture mo. Ay, syempre, may capture. alam mo, ayan, eh. Kaya itong si Mar... Ayan siya, oh. Naka-yellow, tie a yellow ribbon pa siya. Pumipila daw siya. Pumipila siya. Ito, may picture ni Jake Ehurst ito kasi sabi naman niya, ano daw, lagot ang PR guy. Ayan, they got to fire the PR guy. Kasi nga naman siguro, ang PR niya ang nag-post nito. Oh, kasi nagsabing, opo, kaya nagkakaroon kasi ng so malis. Kasi sa mga panahon ngayon, di ba, na... Alam naman natin, 'di ba? Tumatakbo ang asawa niya, 'di ba? Mm-hmm. Parang gusto niyang iparating sa madlang people na pumipili siya. Bakit noon hindi niya ginagawa yan? Siya ba talaga nagsabi noon? Baka naman yung PR. Hindi, kaso lang, yun na nga, hindi inayos eh, di ba? Think before you click nga eh. Mm-mm. We don't know, di ba? Oo, kasi kung yung PR na naglagay noon, eh talaga masisisante mo yun. Noon lang nahimik ako dito, naglagay ka na post na ganyan. At saka malayo ang kuha, so... Maaari, diba? Probably. Pero kung totoong siya nag-post nun, Diyos ko. Pakita. Nakakatakot pakita naman yun. Talaga. Pakitang... Nakakatakot yun. Ano ba? Ibig sabihin, meron kang mentality. Kasi para sabihin mong, opo, pumipila din po ako. Ang ibig sabihin nun, ay meron ka palang privilehado. Na hindi ka pumila. Tama ba ito? Oo. Privilege. Oo. Dapat din ako kayo. Pribileheyo. Tama ba? Pribileheyo. Oo. Na parang pwede akong hindi pumila pero eto pipila ko. Ganun ang dating, hindi ba? Oo. Parang I have all the right not to fall in line. But you too, because I'm a very good citizen and I'm so humble, pipila ako. Oo, pumipila. Yun ang dating. Kaya pangit. Mm-mm. Pangit talaga. Yeah. Parang pangit. Pag ganito lang yan, halimbawa tumutulong ka, yes. Diba? Lalo na ngayon, may mga nasa tapos ilalagay mo, tumutulong po ako. Ito ang aking kakainin mamaya, ay hindi ko na nakinain sapagkat binili ko po ng tinapay para sa mga mahihirap nating kababayan. Ang haba ng explanation mo, diba? Correct. Okay lang naman yung minsan nagpa-post ka ng paano ka tumutulong to encourage people yes. to do the same. Mm-hmm. Pero yung kwento mo pa, ang mga sinakripisyo mo. Ay, wag na. Wag mo na. Masarap kasi manggaling yun sa iba. Oo. Sa alam mo, minsan talaga, party. Siguro ko kasi Marrojas. Gusto ko na untugo ulo ko sa pag. Puro na lang ano nun. Puro negative yes. na lang. Ito, kawawa naman. Ito feeling ni Marrojas nun. Ako eto, Diyos ko, na tumbling-tumbling na ako kung ano na nangyayari. Okay, tuloy-tuloy pa rin ako. Diba, niri-ridicule na siya. Epal, papansin lahat. Mm. Sige pa rin siya. Tapos itong nasa paligid, ako ano naman pinagagagawa. Oo, hindi nag-iingat. Eh, alam niyo ba na may nag-file ng candidacy na Marrojas?
Antonio Rojas. Oh my gosh! Nabalitaan ko nga so, syempre, galit na galit ang kampo. Kasi baka nga naman mapunta. That's a dirty trick eh. Ano nga si Mar Rojas? Yung panggitna niya, Mar Araneta siya. Araneta Rojas. Yung isa, Mar Antonio Rojas. Parang, my God, ang lapit. Yes, sabi nuisance, ano? Yun nga, gusto niyang gawing nuisance candidate itong ano. Natatandaan mo yung kay Herbert? That happened to Herbert Bautista. May Herbert Bautista din? Correct. Nung vice mayor siya, natalo siya nun. Dahil siya. Technical. Ooh. Nilagay Bautista, di ba dati kasi ay Bautista lang, pwede na. Uh-oh. Biglang in the last ano, kaya ngayon nga mahababa na yung Comelec eh, di ba? Mm-hmm. Hindi alam na mayroon pa ng ganun. May another. Na Bautista. So pag sulat ng Bautista, hindi counted. Hindi counted. Kay Mayor of course, kasi sinabi, bakit ikaw ba yun? Eh, siyempre si Sonny Herbert, hindi ba obvious na ako yun? Kasi yun lang naman alam ng tao, pero hindi kinang. Naku, pag pinayagan yun, yung mali yun. Malaking apekto yun kay ano? Oo. Kay Mar Rojas. Naawa na ako kay Mar, para gusto ko na iboto eh. Naawa ka ako. Kasi parang ano, di ba? Ginagawa na niya ang lahat. Masipag naman nga daw itong titingnan mo ito for example, ha? Mm. Diyos ko, eto ka. Ang ganda, ang gaganda ng speech mong ganyan. Itong mga partido mo sa Liberal Party, nagpa-party. Sabit na naman ang partido mo, hindi ba? Yes. O yung lineup mo, nagulo-gulo, tinira ng tinira. Tapos eto, tahimik ka na naman. Ito na naman yung mga tao. Yes. Itong asawa mo naman, ang nakaano. Diyos ko talaga, uuntog mo, ulo mo sa pader. Pumila kasi yung hindi asawa. Hindi kaya, sa sobrang ano, yung lahat ng buhok niya sa ano magiging yun na nga dahil sa konsimisyon, di ba? Ewan ko, naabutan mo Tony no na pumasok si Mar Rojas sa politika. Isa yan sa Yummy Boys. Makapal pa ang hair, di ba? Pero ngayon kititignan mo siya, ano nangyari sa iyo, Dai? So depressed talagang hindi naman stressed. Stress sa mukha. Yung diba, ano niya, isa sila sa Pogi Boys. Mar Rojas, one of the Pogi Boys and the Bachelor and lahat inaasam siya. Ay, ito. Anong nangyari? Ang advice ko lang, naku, think about your health po. Yes. Kay Mar Rojas. Talagang naawa na, gusto ko na siya iboto. Talagang umuwa ako sa kanya. Binoto na. Okay. Okay, Diyos, sabi mo, meron ka pang isa dyan? Eto, walang mahihimat. Blind item ba itetch? Hindi naman kanina na pinag-usapan na. Pwede. Eto. Alam nyo ba? Ano yun? Okay, ha? Reyna, hawak sa ano, ha? Hawak. Tsaka walang madudulas dito, ha? Pasin ko kayo. Hindi. Ano yan? Eto. I'll cover na. Eto. Eto nga daw. Ano yan? Ba't hindi matuloy-tuloy yung sasabihin mo? Isang presidensya ba? Okay. May yaya sa bahay. Mm-mm. Ang sinabi ng yaya, nabalitaan niya na pinakalat, hindi ko siya iboboto. Election pa din ito. Oo, ang yayang ito ay matagal na sa bahay nila. Mm-hmm. Matagal na nagsilbi. Saling lahi ang dating ng yaya. Sumali na. Diba? Eto ngayon. Pinalayas? Abay, sabihin mo ba naman di mo iboboto? Oo nga naman. Nakakatira ka doon, nakikikain ka. Naman nun? Pinalayas siya. Pero itong kanyang magulang, ito'y matagal na nagsilbi. Kaya sabi nila, bakit pinalayas naman? Ano ba yan? Ngayon nagkakakulay na ano ba ugali nitong tatakbo? Masama bakit, ang ugali bakit ba? Bakit ba naman pati ba naman yung yaya mo hindi ka iboboto? Hindi ba? Questionable. So, clue. Naku, lagi na pag-uusapan yung presidential na yun. Masakit yung pa ako. yung mga nasa masyado siyang makulay no. Makulay siya. Parang hindi sabagay lahat ng presidential balls natin parang celebrities, hindi ba? Mm-hmm. Pero parang lahat ng issue sa kanya ay concern sa mga taong nasa paligid din. Parang celebrity rin kasi ito. Alam ko na. Nosing ko na yan. Nose na nose. Yes. Nang queen. Ano ba yan? Kaya parang sa tagal nagsilbi nun, kailangan palayasin. Kawawa naman. Diba? Dapat may choice din naman. Siyempre, sabi nga, pagboto.
karapatan, diba? Alam mo minsan, dahil sa mga yaya, sa mga driver, sa mga katulong, hindi lang politician ha, pati yung mga artista, napapahamak talaga. Minsan din naman itong mga yaya talaga, gusto lang mang chismis, ano? Pero di first hand sila kasi na rin, nakakarinig, nakakakita. Mm-mm. Pero ito naman ay hindi niya sinasabing chismis. Yan, sinabi lang niya, hindi ko iboboto. Hindi niya napipisil, siguro may ganun siyang term na binitaon. Oh, pero no? Ito, ikaw, Reyna. O yaya mo, sinabing hindi kay boboto. Anong gagawin mo? Siyempre magagalit din naman ako. Hindi naman palayas yung, din? Hindi ko naman siya siguro siya palayasin, pero pagagalitan ko siya. Oo, bakit? Wala yung ano. Wala bastos yung, naman talaga. Wala yung layas naman na ano. Hindi, wag naman. Hindi kasi diba pag yaya, parang kapamilya na nga, no? Yung alam mo yung loyalty nila sa'yo. So magtataka ka nga, bakit ayaw? Kung bakit totoo ayaw? Man yung cheese. Unless. Mm. Dirty trick from somebody else. Mm. Oo. Gagamitin ko tong yaya na ito na napakatagal na sa iyo. Yeah. Para magalit ka. Pwede rin. Pwede, binayaran eh. Other side of the coin. Sabihin mo ganito, hindi ba? Oo. Mapalayas ka man, etong salapi. Hindi ba? Ay, naku. Nakakaloka talaga ang politika, di ba? Yes. Napakarami talaga ng politika. Diyos ko, ito naman kasi sa akin, nananahimik at maganda ang kanilang estado sa buhay, itong pamilyang ito. Bakit ba naman kasi pumasok? Uy, teka, ayun na nga, napag-usapan natin ng yaya. Mm-hmm. May blind item ako. Oh. Nasaan na ba yun? Okay. Doktong blind item ako. Ha? Another blind. Sino itets? Hulaan nyo, blind item ng showbiz galore. Okay, ang blind item natin ay tungkol sa tatlong magkakapatid sa showbiz. Mm-hmm. Tatlong magkakapatid? Oo, sa showbiz ha. Ang nagkwento sa akin ay mismong naging driver. Naging driver nila. Okay. Oo, naging driver nila. Ito daw, isang tatlong magkakapatid dyan ha. Mm-hmm. Yung isa, sandali. Dalawa ang artista. Mm-mm. May isang hindi. Artisan. Merong isang singer. Mas kilala yung isa sa pagiging singer, nag-artista rin. Okay. Pero yung dalawa talaga, kilala sila sa pagiging artista. Okay. Okay. Itong singer daw, napakabait. Mm-mm. Yung isa sa itong isang artista, salbahe daw. Ooh. Salbahe? Mm-mm. Salbahe itong isang kapatid nila na pinakabata sa kanila. Kasi bakit? Mismong yung driver na nagkwento sa akin, eh minsan daw talaga, ginugutom pa niya itong ano niya. Driver? Oo. Diyos ko, hindi pa doon, eto, katakot-takot na mura pa ang inaabot niya sa kanyang amo. Hindi raw maganda ang ugali ng isa sa mga binablind item kong isa sa magkakapatid na ito. Clue. Ito ba magkakapatid ng mga lalaki lahat? Babae? Lalaki lahat. Lalaki it, lahat ng ito. Yari mga lalaki lahat. Yung isa, parang hindi na sila masyadong yung lumalabas. Alam mo na. Oh, pero yung isa, lumalabas pa rin, di ba? Yung isa. Yung pinakabata dun daw ay may pagkaano ang ugali talaga. Naku, yan ang sinasabi talaga pag mga, sa mga drivers. Tsaka mga yaya. Hindi ko na hula. Sabihin mo na, Rodin. Ayoko, basta yan po. Oo. Basta po. Marami po silang magkakapatid at silang, sumikat silang lahat ha. Sumikat sila, pero yung dalawang ngayon di na masyadong active. Alam mo na kung tumatanda ka din. Ang ating blind item. Diyos ko, ang dami natin pinag-usapan. At binabati natin si Marvin Capili. President Marvin Capili. Alam mo si Marvin, nakikinig na rin niya sa usapang babae. Salamat Marvin sa suporta sa lahat ng shows namin. Napaka-loyal. A-Try Media at si Malu Garcia, Basil Bestre, nakikinig din sila ngayon. At maraming salamat sa inyong dalawa. Tapos na! Princess Tony!
Thank you very much. Thank you, Dan. It's nice to be here again. Mm. Tapos na. Tapos ang dami natin. And Josa. Ay, so nice to be back. And Rodel, I really miss you. And Princess, hello. Yes. Princess talaga? Ano ba? Maraming salamat po. Sana maulit muli ito. No? Oo, ulitin natin usap, ito. Usap Josa ulit. And Reyna. Yes. Garak. Okay. At nawala po ang sakit ko dahil sa dalawang co-host ko po ngayong araw na ito. Maraming salamat sa inyo. Hanggang bukas po, dito lamang po sa inyong programang Nakakaaliw and Nakakabaliw Showbiz Galore! Alamin ang pinakasariwang chika at entertainment updates. Ihahatid